Hello TV fam, and welcome ulit sa panibago nating vlog. So for today's video, naisipan kong magbigay ng kaunting impormasyon lang. Hopefully makatulong sa ating mga subscribers or sa mga nanonood sa ating channel. Ang topic natin for today is all about tips na hopefully makatulong sa inyo sa paghahanap nyo ng affordable housing dito sa Vancouver. Kaya kung interesado kang malaman yung mga tips natin regarding sa paghahanap ng affordable housing, keep on watching our vlog. Alam naman natin na dito sa Vancouver, napakataas talaga ng cost of living. Majority of the time, half ng paycheck mo would definitely go sa rent or sa mortgage nyo. Now, hindi ko sinasabi to because I'm informing everyone na I'm an expert. Hindi po ako eksperto. Pero ito lang po yung mga nakalap kong impormasyon sa internet na gusto kong maging aware kayo na sana in the hopes of makatulong sa mga paghahanap nyo ng titirhan dito sa Vancouver. Ang first tip natin dyan is maghanap kayo ng mga lugar na pwede nyong tirhan sa tinatawag nilang suburbs. So kung halimbawa, ang trabaho mo is nasa Vancouver, I would recommend not staying directly in Vancouver, but in places, no, cities around Vancouver. And make sure nyo, pag naghahanap kayo ng lugar na gusto nyong titirhan or gusto nyong lipatan, make sure nyo malapit siya sa public transportation. Kasi napaka-importante yan para na sa ganun makaminos din kayo ng gagastusin nyo in the long run pag pumupunta kayo sa trabaho. So, halimbawa, ang trabaho nyo is nasa Vancouver. Ano ba yung mga cities na malapit sa Vancouver? Nandyan ang Richmond, nandyan ang Burnaby, nandyan ang Surrey, at nandyan ang New Westminster. So, dyan sa mga cities na yan, I would recommend na maghanap kayo ng mga lugar na kung saan nyo balak manirahan. Well, based on my experience, no, it really helps a lot. Konting backstory lang, no, nung nag-migrate kami dito, nanirahan kami sa Marine Drive. Nag-stay kami doon sa aunt or sa tita ni Joyce sa basement at doon kami nangungupahan. Maganda din kasi yung lokasyon niya kasi malapit siya sa public transit. So, isang bus lang siya going sa train and then from the train, pwede na akong pumunta kung saang-saang lugar. Pwede ako maghanap ng trabaho sa Richmond, ng trabaho sa Vancouver, pwede din ako maghanap ng trabaho sa Burnaby. Lahat yan accessible because of the location. So, again, location is very key pa naghahanap ka ng lugar na kung saan mo balak manirahan. Tip number 2. Ito medyo mahirap tong gawin, lalo na kapag pupunta kayo dito sa Vancouver ng kasama ang pamilya. Ang tip number 2 natin, majority will apply to individuals or potential couples din na nagmamigrate dito or nagpunta na dito sa Vancouver. At ito ang tinatawag na pagkuha ng roommates. Kung halimbawa, magrerenta ka sa isang basement location at ang renta, let's say, 2,800 a month. 2-bedroom, 2-bath, pwede kayong maghanap ng kasamang another couple na makakasama nyo, share kayo, tig-isa kayo ng room and then common area nyo yung, let's say, living room at saka yung kitchen. Imbis na magbayad ka directly out of your pocket ng for 2,800 a month, you'll be paying 1,400, which is napakalaking bagay. Wala ka nang masyadong makikitang rent na ganyan dito. Yun nga lang, ang disadvantage na dapat mong i-consider dyan is of course yung privacy. Pero of course, kung kakilala mo naman yung makakasama mo doon sa lugar na balak mong rentahan, why not, di ba? Kasi maganda din naman yun, para ka lang nagdo-dorm sa atin, no, sa Pilipinas. Matandaan nyo, nauso sa panahon namin yung pagdo-dorm. Dahil nga ako, nag-aral ako sa Dasmariñas, way back sa Cavite. Nagdo-dorm ako doon kasi nga malayo yung pag-travel from Muntinlupa to Dasmariñas area. So, yun yung tip number 2 natin kung paano makaminos ng gastos kung magrerenta ka ng basement, you know, get
or look for a basement suite that has 2-bed, 2-bath na pwede mong mapara sublease at maparenta sa iba nyo pang kakilala. Pag nandito na kayo at medyo settled na kayo, if meron kayong extra room, why not rent it out? No? Gawin yung income generating. Pero few caveats regarding subleasing, make sure nyo lang na part yan ang magiging arrangement nyo dun sa landlord. Kasi mahirap mangyari na nagsasublease ka, pero hindi naman pala payag sa ganyang klaseng arrangement yung landlord nyo. So make sure always aware ang landlord nyo sa mga ganyang klaseng approach or strategies na balak nyong i-implement. Para na sa ganun, maging maganda pa rin yung relationship nyo. Open kayo sa balak nyong gawin. No, pwede kayong mag-pay upfront. I-lease nyo yung buong area. And then let them know na I plan to sublease yung one of the rooms na sa baba. Make sure nyo to get an approval doon sa inyong landlord para wala kayong maging conflict in the long run. Ang third tip na pwede namin ma-share sa inyo is gumamit kayo ng mga apps or website na kung saan pwede kayong maghanap ng mga pwede nyong marentahan. Madami ditong listing sa Craigslist, Kijiji, at saka Facebook Marketplace. Few things to note lang, pag nagtitingin kayo always ng mga listing, ito, number one rule of thumb to na 100% marirecommend ako sa inyo is never, ever pay deposits in advance without seeing the location. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap na. Marami ako naririnig dyan ng mga horror stories na kung saan sasabihin nila sa'yo na, oh, maraming nag-aagawan sa lugar namin, pero kung magde-deposit ka ng gantong klaseng amount, eh, i-reserve ko na to para sa inyo, sa pagdating nyo. That's a red flag, number one. Kasi hanggat hindi mo nakikita yung lugar, hanggat hindi mo nakikita ang binubukas nila yung pintuan, always assume na hindi sa kanila yung lugar until you see the actual place. So, yun yung number one. Although, sabihin nyo, oh, steal na to, mababa yung deal, ito lang yung hinahanap na renta. Better be safe. No, better be safe. Kasi, sabi ko nga, no, ang dami na naming narinig na nag-deposit. Actually, nung pag-migrate namin dito, nagtitingin na kagad kami ng lugar without even knowing na, you know, mag-o-offer yung tita ni Joyce. Nung naghahanap kami in that time, ang daming nagsasabi na, oh yeah, you can rent this, tapos mag-deposit ka lang. No? Nandito na kami niyan, ha? Nandito na kami niyan. They're telling us na mag-deposit. Sabi namin, we want to see the first place, the place first. And then it ended up na parang they start blocking us, no? During sa messaging process namin. So, that's a huge red flag. So, yun lang. And then, another suggestion ko sa inyo on how to spot yung mga fraudulent accounts is pag nakita nyo yung user was created 2024, dun pa lang mag-isip na kayo. Kasi, normally, mas magiging trusted yung posting or yung listing if yung user niya would be older, like 2016, 2011, 2007, 2006, and so on and so forth. The longer the account is, the better. Mas mukhang credible siya. So, yun yun ang ating pangatlong tip. For our fourth tip na mai-recommend namin sa inyo, lalo na kung nagpaplano pa lang kayo kung saan nyo balak manirahan dito sa Vancouver, is as early as now, magtingin na kayo ng mga co-op housing locations. Kasi in honesty, nung nagpunta kami dito, si Joyce nagtingin din at nagpalista din siya sa mga ganyang klaseng housing options. Unfortunately, we waited, you know, buong 2016, hindi naman kami natawagan kasi nga mahaba talaga yung listahan niya. So I would recommend, even wala pa kayo dito, bago pa kayo mag-arrive, kung pwede na kayong maglista, maglista na kagad kayo para na umaandar na kagad yung pangalan nyo doon sa listahan. Kung tatanungin nyo, ano ba ang co-op housing? Ang co-op housing ay pinapatakbo ng mga residents. Di hamak na mas mababa ang renta dito compared sa market rates. Pero if you're looking for a long-term option, magandang option to kung makakakuha kayo ng co-op housing option. Now, ang isa pang tip natin,
would be kumuha ka ng mas maliit na lugar. Space is always a concern dito sa Vancouver kasi the bigger the space, ibig sabihin, the higher the cost. We've seen people na imbis na kumuha ng one-bedroom apartment, kumukuha sila ng studio. I would recommend na pwede niyong gawin yon kung halimbawa dalawa lang kayo, pero kung may mga bata kayo, I think it would be preferred na at least magkaroon kayo ng one-bedroom para lang at least may division ng space yung bata at saka kayo, meron din kayong privacy. Kasi importante yan dito. Dahil kung halimbawa masyado ko yung cramp, it doesn't create a peaceful place kung medyo sama-sama kayo doon sa isang lugar na medyo maliit para sa inyong pamilya. So that's an option. Marami din nag-o-offer dyan na, you know, imbis na condo apartment, mas malaki ang space sa basement. Meron din dyan na laneway houses na kinonvert nila, yung mga garage, kinonvert nila into laneway house. So, isa din yan sa mga option na pwede nyo makonsider bago pa kayo pumunta dito sa Vancouver. Maghanap-hanap na kayo ng mga postings, and then kung hopefully meron kayong kakilala dito sa Vancouver and kapamilya dito sa Vancouver, you can ask them to check it out for you to check kung valid ba talaga yung posting at saka kung legit pa talaga siya. Nang sa ganun, iwas scam tayo. Another tip natin for either students, new immigrants, or nagbabalak pa lang kayo pumunta dito sa Canada in the coming months, is try to check yung mga subsidized housings. Para din yung co-op eh. Although maganda yung in-offer talaga nila, very affordable yung rent, and then hindi naman kayo basta-basta mapapaalis. Kasi may qualifications yan eh. Dun sa website, no, search nyo lang siya sa Google na type nyo doon subsidized housing. Let's say, for example, here in Richmond. Alam ko, when I checked online, ang requirements ata is if your household is earning 65,000 and below, you can qualify for a 2-bedroom unit. And then for a household income of 82,000 and below, you can qualify for a 3-bedroom units. So, ang ganda nung qualifications, no, lalo na kung starting ka, I think that's the best option, lalo na kung maswerte ka at mabigyan ka ng unit for subsidized housings. You could check the website, no, available yan sa Google, just type in subsidized housing and then the city kung saan nyo balak manirahan, and then you'll get the information kung ano yung mga requirements nila para na sa ganun as early as now, kahit na halimbawa kung iaalaw kayo, no, pwede nyo na ipalista yung pangalan nyo kahit na wala pa kayo dito sa Vancouver, if of course that is an option, kasi nag-vary yung mga options na yan depending on the city. So on next tip natin would be maghanap kayo ng rentals during off peak season. Alam nyo, sa mga, based on experience, no, kung halimbawa, ang off-peak season na tinatawag dito is during winter. Kasi nga, iniiwasan ng mga tao na lumipat ng bahay during that time. Why? Napakahirap maglipat, really, during winter time. Kaya, isa yan sa mga down season. Pero kahit na ganun pa man, no, na iniiwasan yan ng mga tao, hindi naman may iwasan ng landlord na halimbawa nag-upgrade na yung kanilang tenant and they're moving out to an owned apartment or a house, then they have no choice but to rent the unit out. At ito yung mga units na to na off-season during winter, pag meron kayo nahanap na posting, usually mas mababa yung rent. So always keep an eye out if meron kayong, you know, options and you would like to move to a different location that has either cheaper rent or a bigger space, always keep an eye out during off-season, which is winter dito sa Vancouver. Hopefully, makakuha kayo ng mas magagandang deal. Another tip, although hindi ko na madalas nakikita to, but before, I think that was way back 2016, marami kaming nakikita na nagbibigay ng ganung options wherein kung dito kayo magrenta, they'll give 1 month free as an incentive.
So, mayroong mga ganyang klaseng deals din. So, another tip yan na marirecommend ako sa inyo na keep an eye out for if in case ayaw nilang mabakante yung kanilang unit ng mas matagal, usually ino-offer nila yan para ma-feel kagad siya ng maayos. Right now, I think medyo mahigpit na rin sa yung mga landlords ngayon. Yung iba naghihingi ng post-dated checks, no, for the duration of the term. Yung iba naghihingi ng security deposit, which is standard naman. Pero yung iba, imbis na 1 month lang, naghihingi na siya ng 1, 2. And I've heard, meron pa mga cases na humihingi ng 3 months security deposit, which I think is too much. So, always be careful, no? Alam ko naman sa ating mga Pilipino, medyo pag tight ang budget, talagang dapat i-manage natin kung saan natin ito gagamitin. Can you just imagine giving 3 months rent in advance? Nakatenga lang yung pera niya doon while you could actually have used that and that amount could have been earning interest in the bank if ilalagay niyo siya sa banko. So, always, you know, always check for incentives and make sure na hindi kayo natitaken advantage of by, you know, requesting sobrang extensive security deposits. Another tip na may share ko sa inyo is through networking, by word of mouth, ika nga. So, the more na marami kayong kakilala, the more that you're asking and inquiring, the more opportunities that will be opened up sa inyo. Para na sa ganun, mas makakuha kayo ng magandang lugar na mas magandang rent. So, isa yon sa mga tip na marerecommend ako sa inyo. Ang last tip natin for today would be yung mga new developments. Yung iba kasi pag bumili ng property, let's say they bought a townhouse and then may basement yon. Normally, as early as now, yung homeowner, nag-iisip na sila, ano bang balak nilang gawin? Ipaparenta ba nila yon o hindi? So, even if hindi pa tapos, normally yung iba dyan, nagpo-post na ng listings kung balak nilang iparent, kahit na hindi pa gawa. No? And, but they will tell on that particular listing kung kailan siya magiging move-in ready. So, as early as now, kung halimbawa meron kayong tinitignan na lugar, let's say, ang balak nyo is, let's say, sa Burnaby in the long run. Kahit nandun yung kumpanya na balak nyong applyan, nandun yung school na pinapasukan nyo, at nandoon yung majority ng industry na kung saan nandoon yung trabaho nyo, always have that foresight, no, that look for new developments in that area, and then check for postings. Kami, nung ginawa namin bago kami actually bumili ng unit dito sa Richmond, is even though sa Marine Drive kami nakatira sa Vancouver, lagi kami nagpupunta dito at nag-iikot. No, nag-iikot, inaalam namin saan ba maganda, alam namin may bata kami, so dapat malapit sa school para walang travel time, hindi mo kailangan gumastos ng extra pa maghahatid at magsusundo ka. Kasi at that time, no, nag-uumpisa kami dito, isa lang naman talaga yung sasakyan namin. That was a gift na binigay sa amin. So, yun yung ginagamit namin na daily driver na si Joyce ang gumagamit. Always keep in mind, pag naghahanap kayo ng lugar na titirhan nyo, dapat convenient siya sa, number one is public transportation. Second is sa school kung may anak kayo. Third is sa hospital. I say that because it's very important na alam nyo yung mga for emergency cases, meron kayong mapupuntahan na malapit. So, that's our tip for you, guys. I hope, no, na meron kayong natutunan kahit na paano. I know it's not a lot, but it's something to start with, no, in terms of ideas. Kung nag-iisip kayo ng mga, paano ba ako makakatipid pag nagpunta na ako ng Canada? Or paano ba ako makakatipid in the long run? Nandito ka na sa Canada, and then you're looking for places na kung saan paano mo mapapababa yung iyong renta. I hope may natutunan kayo kahit papano. Maraming salamat sa panonood ng ating video. Please like the video, share the video, na siguro mas marami pang makapanood sa mga impormasyon na sinishare natin. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. And then comment down below kung meron kayong mga ideas din
na na-miss ko na halimbawa na nag-work sa mga personal experience nyo. Share nyo dyan sa baba nang sa ganun mabasa din sila ng mga ibang manunood natin nang at least makatulong din sa kanila in their journey sa paghahanap ng pwede nilang tirhan dito sa Vancouver. So again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.